Ayun, nalagyan na ng asin yan, pinipiga mo. May asin siyang nailagay, panlawan lang na maigi. Pinipigaan mo sa asin yan para hindi siya umait, para nakakain ng bata. Binababad sa asin, no? Para hindi siya umait lalo. Ma-less ang kait niya. Ayan, kailangan hugasan maigi para hindi siya maalap dahil nilama sa asin. Kaya kailangan mabawasan yung pait niya. Ayan. Luto na ni Madam ito. Siya yung expert dito eh. Magaling magluto ng ampalaya ito eh. Walang pait. May pait pero makakain kahit bata. Sa pagluto ni Madam. Ito. Nag-prepare si Madam ng sibuyas, kamatis, at bawang. Inahin natin ang bawang. Kasi nga dyan sibuyas, huli ay ang kamatis. Gisa-gisa nila. Madam, gisa-gisa ni Madam yun eh. Sumasayaw si Madam. Nagpapadibuloy. At pwede nang ihulog ang gulay na ampalaya. Ngayon, kailangan naka-steady lang siya. Huwag daw haluin para hindi siya pumait ng soup. Yeah, sabay-lagay na tubig. Kailangan may tubig para yun yung magiging sabaw. Ayan. Tapos yeah, pabayaan lang natin, tatakpan niya muna. Babalikan na lang natin yan maya-maya. Check ni Madam kung pwede na lagyan ng mga pampalasa. Huwag siyang haluin maigi para hindi siya pumait. Kasi pag inahalo yun, lalong pumapait eh. Ano yan, Madam? Oyster sauce. Pwede na kahit na isang kutsara lang. Depende na lang sa dami ng ampalayang niluluto nyo. Ang paglagay ng oyster sauce. Tapos, ano yan, Madam? Konting salt. Mga 1/4 spoon lang, pwede na yun. At saka paminta, pino ang inilagay ni Madam. Ang palayag isa, lagyan ng konting betsin. Ito'y optional lang naman kung gusto nyo lagyan o hindi. Nasa inyo na yan kung lalagyan nyo. Si Madam naglagay lang ng konti lang. Konti lang naman. Ayan, hinalo na ng bahagya ni Madam. Konting halo lang ang kailangan. Mahirap na eh. Baka puro laging halo, pumait siya ng husto. Konting halo-halo lang, pwede na yan. Naglalagay din ng sugar si Madam. Konting asukal lang yan. Mga kalahating kutsara. Kutsarita. Kalahating kutsarita na asukal. Para mag-blend ang lasa niya. Makukuha niya yung pait at ano ang alat niya. Ngayon, nag-add siya ng itlog. Sabay konting halo. Ganyan lang kasimple magluto si Madam ng ginisang ampalaya. Mga natitira-tira yung mga gulay dyan Konting gisa. Basta malikhain lang tayo. Lutong bahay lang Simpleng lutong bahay lang. Pwede na natin mailuto yan. Ayan, ganyan lang magluto si Madam ng ginisang ampalaya lang. Simple-simple lang to. Pero kapag naihatag na ito malalasahan natin hindi siya ganong mapait. Kaya nagugustuhan ng mga bata.
Kaya siya nagluluto lang nito ng ampalaya. Isa, sinubukan ko kung magluto ng ampalaya eh. Ewan ko, hindi sila kumain. Napaitan yata nung gusto. Ngayon, alam ko na rin. Ganyan lang ang pagluto ni Madam ng ampalaya. Simple-simple lang. Ayan. Okay na yan. Ganyan lang. Medyo patutuyin lang ng konti ni Madam. Gugo na yan. Luto na yan. Dahil sa nalamas naman siya sa asin, hinugasan na maigi, malaking porsyento na rin na nabawasan yung pait niya. Ganyan lang. Gisa ng babang sibuyas kamatis, tapos ilagay ang palaya, sabay lagyan ng oyster sauce, pamintang pino, asin, konting bechin. Yung bechin eh, nasa inyo na ho yun kung gusto nyo lagyan o hindi. Ayan po. Okay na po yan. Luto na po yan. Ganyan lang kasimple. Ang magluluto, pwede na natin patayin yan. Ang magluluto niyan, yung init na rin. No? Kasi itong pala, hindi naman niluluto maigi. Ginagawa pa, iniinsalada pa nga ho yan eh. Ayan, luto na po yan. Sure ako kapag sinubukan yung gantong style, wala siyang pait. May pait pero makakain ng mga kasamahan niyo sa bahay. Okay po, salamat po. Sana po may natutunan kayong konting luto dito sa simpleng lutong bahay ni Papa Yo, Kalbo. Salamat po. Huwag niyo pong kalimutan. Mag-like po. Subscribe niyo na rin po. At share na rin po. Salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye.